kaso po ni Kier, mukhang matagal na na-stock up at problemado ang kanyang buto, kaya ipinapayo ko po sa kanya ang mas madaming intake ng liquid calcium supplement natin, no? Pwedeng 3 times a day, pwedeng 4 times a day. Mararamdaman niyo po kapag nagre-react na ang calcium sa katawan, may pain ng konti, nag-a-adjust yung buto. Ang tawag nila doon, may healing crisis, no? Kapag nire-repair ang mga bones. Kaya tandaan mo ang holistic approach natin para sa condition mo, Kier. Kailangan matanggal ang mga lamig, ipapawis mo lahat yan, no? Para maging normal ang pakiramdam ng iyong buto. Lahat mainit ang ikukonsyum mo, walang malamig. Magpa-araw ka, huwag mong kalimutan para maging matibay din ang iyong balat, no? At kung mahina na ang iyong immune system, i-check mo. Mahirapan kang gumaling pagka maputla ka. Check mo yung palad mo, yung labi mo. Kung maputla yan, kailangan mong uminom ng ating healing food tablets. 10 tablets kasabay ng 3-4 times a day na pagkain mo at dagdagan mo pa ng iron-rich food. Araw-araw po ay nababawasan ang mga sustansyang ito sa katawan. Minsan may mga pagkakamali po tayo na kung once a week kumain ka ng sustansyang hinahanap mo para sa katawan mo, the rest of the week hindi ka na kumain, hindi po sapat yun, no? Kaya dapat mga 3-4 times a day ang mga sustansya sa ating katawan ay nakukonsume natin, no? Para tuloy-tuloy na tulungan ang ating immune system. Kasi yung iba, once a week lang, once a month lang, hindi po pwede yung ganon. Siguro napabayaan ni Kier, kaya lumubha ang kanyang kondisyon. At yung mega dose ng herbal vitamins, B1, B6, B12. At dapat hindi ko makalimutan, ang kailangan mo ay herbal serpentina tablet o yung dahon ng serpentina para dyan sa tumagal na, may infection na yan eh, ganyang katagal na 4 years, no, na inabot ang kanyang kondisyon. At mag-start ka sa pinakamataas na dosage ng serpentina, no? Kasi ganun ang herbal na paraan ng healing galing. Marami munang tabletas, tapos inire-reduce gradually. So start ka with 10 tablets ng serpentina after meals, 3 times a day. Tapos tuloy-tuloy yung mga binanggit ko, no? And after 3 days or 1 week, nag-i-improve ka, bawas ng 2 tabletas. Bawas ng 2 tabletas hanggang makarating ka dun sa minimum na 6 na tabletas na lang ang intake ng serpentina after meals 3 times a day. Ititigil mo lang yan at lahat ng binanggit ko sa iyong Healing Galing products kung magaling ka na. Pero yung diet, yung pagpapaaraw, yung lahat ng yun, tuloy-tuloy mo yung gagawin, no? Pati iron-rich food consumption every day. Okay? At hanapin mo ang mga recipe ni Chef Jeremy. Yes. Maraming masasarap doon na matataas ang sustansya. Kailangan mo yon, Kier. Okay? At idadalangin natin ang mabilis na paggaling ni Kier. Isasama na naman natin siya sa dasal natin, Chef. At sana ay makatulong, Kier, ang aking payo. Alright? Mga kapatid, magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang Healing Galing sa TV, year 4 na. Year 4? Kawawa naman to. Napabayaan. Mahapde pala. Mahapde? Apo. So, saan ang pinakamahapding bahagi ng balat mo noong may sakit ka pa, Renz? Dito. Sa binti. Pati yung likuran niya po, nagkaroon na ng parang bukol. Tsaka yung kamay niya, hindi niya na masyadong magalaw. Tunghaya ng kwento ng batang si Renz at ang kanyang paggaling the Healing Galing way mula sa rare disease na HSP. Huwag nang maglipat at magbabalik pa ang Healing Galing sa TV. Ang bagong segment natin sa kusina, ang Susi Mail. Magbabasa po tayo ng mga karagdagang liham na pinapadala ng ating mga kapatid via snail mail o galing sa Koreo. At sasagutin po natin ang kanilang mga tanong. Kung nais niyo magpadala ng liham kay Susi Mail, sumulat lang po kay Dr. E o di kaya po sa akin at ipadala inyo mga liham sa Healing Galing sa TV, Stem Cell and Longevity Clinic Building, 2nd floor, 522, Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Healing Galing. Healing Galing. At
At nandito na po ang gumaling na payatot, ang ating baby boy na si Renz. Happy healing morning, Renz! Happy healing morning, Dr. E. Ganun pala magsalita si Renz, no? Kasama niya po ang kanyang mami, si Mama Shirley. Happy healing morning, Shirley. Happy healing morning, Dr. E. Gaano kasaya ang isang nanay na nakitang gumaling na ang anak? Sobrang saya po kasi sobrang traumatic experience din po yung nangyari. Traumatic para sa kanya at para sa iyo rin bilang nanay. Kasi naintindihan mo ba kaagad kung ano yung nangyari sa balat ni Renz? Noong una po talaga wala pa akong idea na ganun po pala yun. So, nung nagsulputan yung mapupulang mga ugat, no? Anong una mong ginawa? Kasi siyempre may idinadaing ang bata. Ano yung naaalala mong idinadaing dati ni Renz? Nanakit po talaga yung mga binti niya. Sobra. Nanakit? So naramdaman mo, Renz, masakit talaga yung binti mo? Opo. Anong, paano yung sakit niya? Mahapde pala. Mahapde? Mahapde pag hinahawakan, lalo na. Opo. So saan ang pinakamahapding bahagi ng balat mo noong may sakit ka pa, Renz? Dito. Sa binti eh. Oh. So yun ang idinadaing. Opo. Pati talampakan niya po eh. Pati talampakan, nadali. Pero nakita mo ba mapula rin yung talampakan? Opo, may mga pula-pula po. Ayun. Naglitawan po ang mga ugat na parang galit dahil kulay purple, no? Kaya purple po, red. Purple red talaga naman eh. Maputi pa naman itong si Renz. Kaya ulitin ko lang po itong pinag-uusapan natin naging karamdaman ni Renz, mga kapatid, ay HSP, no? Yung HS ay pangalan po, no, galing sa pangalan nung dalawang German doctors na naka-discover nitong purpura o purpura sa Tagalog, no? Si Hinock at si Schönlein, kaya HS tapos purpura. Kaya naging Hinock, Schönlein, purpura ang pangalan po ng karamdamang ito. Pero yung purpura ay hindi po German word yun. Yun ay Latin word for purple. So, ito nga po ay naging kulay ube, no? Ang mga ugat na mahapdi, no? At kapag bata, syempre, at ikaw ay isang ina, bata ang iyong pasyente, na parang kinukurot ka, no? Nasa puso na hindi mo maintindihan kung paano matutulungan ang iyong anak na nagkaroon ng ganitong kondisyon. Pero ikwento mo para may idea ang mga nanay na nanonood sa atin ngayon, Mama Shirley, kung paano nagsimula yung purpura na yan sa balat ni Renz. Nilagnat po muna siya, doktora. Mm-hmm. Bali, 2 days before lumabas yung mga red spots sa paa. Oh, so akala mo ordinaryong lagnat lang? Opo. So yung gamutang lagnat ang ginawa, pinainom mo ng paracetamol. Opo, ganun po muna. Tapos nilagyan ng ano, merong bimpo lang po. Bimpo sa noo, sa kilikili. Yan po ang talagang pampababa ng lagnat natin eh. Pero sinabayan mo ba ng hydration? Yung tinuturo natin. Yung natural lang na ulam namin before, hindi na may sabaw naman. Opo. Lagi rin namang may sabaw yung ulam namin everyday. Pero yung tubig? Picky eater lang po talaga siya. Piki, ay nako. O sige, mamaya yung mga mapili na mga chikiting nanonood sa atin, tingnan nyo, pag mapili sa pagkain, nagkakasakit, di ba? Katulad ni Renz. Ano lang ba mga paborito mong pagkain dati? Isa lang po. Ano po ang itlog. Naaalala mo? Itlog lang po. Itlog? Anong luto ng itlog? Yung pala paborito niya. Prito po, paborito niya. Nako, ayun. Okay, kaya pala mahina ang ugat ni Renz kasi mainit ang preparation ng itlog. Pero ang itlog sana okay kung sinabawan mo, Mama Shirley. Kasi rich in B vitamins din bukod sa calcium ang itlog. Yung preparation ang mali. Kaya uminit at naglitawan yung mga ugat. Bigyan natin ng idea po, no, ang mga nanay ngayon na ang mga bata ay very picky sa kanilang pagkain o anong tawag ba natin sa picky? Yung maselan. Maselan sa pagkain. Na nandyan na yung pagkain, yung iba nga kinukutsara pa ng nanay at hinahabol ang bata kung saan pumunta. Tapos may eroplano pa, eng. Tayong mga nanay, ano po para tayong mga kengkoy na,
sa kagustuhan natin na mabigyan ng sustansya ang katawan ng ating mga anak. So katulad ni Renz, ito po ang ating case study, no? Na puro itlog ang gusto at ang mama naman ay puro prito naman ang preparation. Opo. Marami naman pwede, pwedeng poached, no? Pwede rin naman na isinasahog yung itlog sa iba pang may sabaw, may no? Sabaw. Na pagkain o lutuin. All right. Now, kung kayo po ay may mga katulad na anak na napakapihikan sa pagkain, kasi ang nangyari po pala kay Renz ay puro sabaw ba ang kinakain niya? Opo. Kasi puro sabaw. Kasi yung itlog, hindi siya nagsasawa. Hindi po. Kahit pritong itlog every day, anak, hindi ka nagsasawa? Nagsasawa. Nagsasawa din. So, pag nagluto naman si mama ng iba, Renz, bakit naman sabaw lang daw ang kinakain mo? Sabaw lang ang hinihigop mo. Hindi mo daw kinakain yung karne, yung isda, yung gulay. Dati kumakain ako noon. Nang ano? Dati ano ang kinakain mo? Isda, tapos baboy. Isda at saka baboy. Tapos bakit biglang sabaw na lang? Bakit inayawan mo na? Hindi ko po alam. Basta nagustuhan mo lang yung itlog. Tapos puro sabaw na. Masarap bang magluto si mama? Apo. Ba't hindi mo inuubos kung masarap magluto si mama? Busog na ako nun eh. Busog ka na nun? Kaya pala ang taba-taba ng buto mo. Ha? Okay. So mga kapatid, para maiwasan po ang naging kondisyon ni Renz na pagkakaroon ng purpura, no? O itong HSP, dapat po ay mga rich in B vitamins ang ipapakain natin, no? So, Renz, makinig ka para hindi na bumalik yung sakit. Gusto mo ba magkasakit ka ulit? Ayaw. O, ayaw na. Okay. So, dapat kakain ka ng itlog, pwede. Pero, masabaw naman at iba-iba. At hindi pwedeng puro itlog lang. Opo. Diba? Tapos, yung mga